Yeah, all right. So hello guys, so gusto ko ngayon dalhin dun sa lugar kung saan ko sinusulat yung mga kanta ko. Usually, dun sa lugar na yun, tahimik and napakaganda ng view. So dun ako nag-iisip palagi kapag nalulungkot ako, malulungkot yung kantang sinusulat ko. So dun ko siya kinoconceptualize at binubuo. So usually, syempre di ba pag nasa piano muna ako, makakabuo ako ng music, makakabuo ako ng sounds, chord progression. Pero yung pagtatapusin ko na yung lyrics at saka yung buong vibe, dun ko siya ginagawa. So punta tayo dun! Alam mo, hindi ko nga alam kung ano eh. Kung na-excite ako na nalalabas na yung mga kanta ko o kinakabahan ako. Basta alam ko, gusto ko siyang mailabas kasi kahit pa paano, di ba? Alam kong yung storya na sinulat ko, hindi lang ako yung taong nakakaranas noon. And I know na may mga taong makaka-relate dun somehow. So, it's a mixed emotions na parang excitement and kaba. Pero I'm just really, really, really happy na finally, ito na yung chance na hinihintay ko for my songs to be produced. Actually, dati nga nung tinry ko na unang beses na tinry ko magsulat ng kanta, sobrang bata ako pa nun, parang 12 years old pa lang yata ako. Tapos yung tono ng kanta ko, sobrang simple lang. Tapos yung lyrics niya, nakakatawa kasi, kumbaga parang syempre, di ba, hindi naman ganun ka-wide pa yung vocabulary ko noon, pati experience ko sa buhay. So, yung babalikan ko yung time na yun, natatawa lang ako sa sarili ko. Gusto niyo marinig kung ano yung lyrics na. You're my everything, you're my life, my song to sing, I see your shining smile. Yun yung unang-unang kantang nasulat ko. So, pero masaya pa rin ako kasi kung hindi ko inattempt yun, kung wala yung hunger ko noon na talagang makapagsulat ng kanta, siguro wala yung mga kanta ko ngayon. So dun talaga nagsimula yun. So kahit na nagki-cringe ako pag naririnig ko yun at naaalala ko yun, happy pa din ako sa moment na yun kasi yun yung nagbigay sa akin ng fire to do more. Alam nyo ba na sobrang maramdamin ko, as in talagang may mapanood lang ako na pelikula o kaya may nakita lang ako na tao na talagang na-inspire ako. Kahit nga halaman na sobrang ganda o kaya kahit na flowers na sobrang ganda yan, tapos may maisip lang ako, may inspire ako doon. Kanina, di ba, binalikan ko yung moment na sabi ko nakaka-cringe yung unang kantang nasulat ko. Pero bata pa naman ako doon eh. Pero kung tatanungin nyo ako kung ano yung unang kanta na favorite kong nasulat, ano yun, lalabas yun sa susunod na collection ko. Kasi yung itong collection na to, it's about life in general. It's about kung ano ba talaga yung mga emotions na nararamdaman natin sa buhay. Alam mo yun, hindi naman palaging masaya, and we have to accept the fact na it's not always about happy moments kasi sometimes we learn and we grow from the saddest experiences sa buhay, saddest moments in our lives. So this collection, this album in general is about life's colors, and it's not always happy, it's not always sunshines and rainbows. So it's about everything. Sa mga songwriters na nandyan, at saka sa mga, syempre, dreamers din, di ba? Always remember na hindi kayo makakagawa palagi ng maganda. But at the end of the day, always think na every step na ginagawa nyo will help you move forward. Okay? So yun, ano lang, just be true to yourself, be honest, and love what you do. Diba? Always love what you do. Kasi wala namang mali at tama when it comes to songwriting. Walang magsasabi sa'yo na mali yan. So it's always about the truthfulness of your story. So usually, yung songwriting process ko will start sa chords. Ako pero walang tamang formula. So mag-start siya minsan sa chords, and then after ko makaka-create ng chords,
magkikreate ako ng melody and then lyrics. Pero minsan kasi, nauuna yung lyrics. Like, buo na yung lyrics pero wala pa siyang chords or melody. So, wala talagang tamang formula kung ano talaga yung unang inspiration na pumasok sa akin or unang idea na nag-spark sa akin. As in talagang hindi ko siya pinagpapabukas. Inuupo ko talaga siya. And then, tinatapos ko yung song. Kasi ayokong mawala yung idea sa akin. And minsan, kapag gagawa ako ng kanta or magsusulat ako ng kanta, naghahanap ako ng mga words. As in talagang nagko-collect ako ng mga words. And hindi lang words, nagko-collect ako ng mga emotions. At saka iniisip kong maigi, ini-internalize kong maigi yung character nung yung character dun sa song na sinusulat ko. Kung masaya ba siya, malungkot, desperate. So kailangan ko siyang i-apply sa sarili ko. And hindi siya pwedeng basta-basta lang na pag nagsulat ka ng kanta, walang emosyon. Kasi importante yung emotions. That will differentiate yung words na sinulat lang. So, yun yung magbibigay ng meaning dun sa words na sinulat mo lang. So, magiging isang kwento na siya. And hindi lang siya basta salita. So, yun lang. So, actually, nandito na tayo. So, ayan. Dito ako nagsusulat ng mga kanta. Dito ako nagsusulat ng lyrics. Dito ako nag-iisip ng mga melody. Ewan ko, I find it calm and serene. Sobrang malapit kasi talaga ako sa water. Yeah. Lagi kong dala yung gitara ko. Hindi man lagi. Minsan, sa cellphone lang. Siyempre, di ba, technology na tayo. Sa cellphone lang ako. Pag wala ko dala. Minsan kasi dito ako nag-jogging. Dito ako nag-workout. So, minsan, cellphone ko lang dala ko. Bakit pa? Kailangan magtagpo at ngayon'y maglalayo. Ako ngayon'y nangungulila. Ika'y magpapalik. Hey, hintay.